rin nila. Kaya matapang na ipinost ng Vice Mayor ng isang bayan sa Iloilo ang larawan niya at ng kanyang jowa. Out and proud! Ang sigaw ng netizens, meron naman daw silang ganyang gray na bestida. Pero wala naman daw silang ganyang papa. At mas nilanggam pa sila sa dedication sa cake. Happy monthsary, Mom and Dad! Ang post na ito para gunitain ang monthsary ni Mom o ni Kalay sa kanyang dad o ang boyfriend niyang si Jazz. My life biggest security is not just in loving you, but in knowing that you will always be there to love me back, no matter what. I love you, Dad. Sana all happy. Love wins. May nanalo na. Pero ang iba, napataas ang kilay. Ang jowa pala kasi ni Jazz na si Kalay, ang kasalukuyang Vice Mayor ng Alimojan sa Iloilo. Si Vice Mayor Jeffrey Alonsabe. Ansabe? 34 na taon nang nanunungkulan si Vice dito sa Alimojan. 6 na taon na Vice Mayor. Mayor sa loob ng 9 na taon. Habang nanunungkulan po ako na mayor ng bayan namin, ito po ang mga awards. At isa siya sa mga nangunguna sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga LGBTQIA+ community. Napatayo pa ako ng comfort room. Talagang intended lang po sa mga LGBTQ+. Para hindi naman ma-discriminate. Noon pa man, bukas na libro na raw ang kanyang buhay sa kanyang mga nasasakupan. Kami dyan sa Alimodyan, open sa biyay mabuligon, palapitan sa mga tao. Okay man, bisan bakla ka na, pero di dyan naman na kita nga, bisan bakla ka na, residido kita na sa pagbulig ka naman. I am what I am true to myself. Marami na raw siyang nakarelasyon. Katunayan, kagagaling nga lang daw niya sa breakup nito lang Mayo. Kaya para malibang, napadpad siya sa isang bar sa Iloilo kung saan naman niya nakilala ang 31 anyos na si Jazz. Sino po unang nag-approach? Ay, siyempre ako, lalaki ako eh. Tuwa ako sa kanya, parang mabait na tao. Simple lang, bighani ako sa kanya. Wow! Hanggang si Jazz, nahulog daw ang loob sa 57 anyos na si Vice. Sabi ko sa kanya, gusto kita kung sino ka. Nakakataba ng puso. With that action, talaga ma-feel mo how sincere he is. Ang pagod sa isang oras na biyahe ni Jazz mula Iloilo City hanggang sa bayan ng Alimojan, napapawi raw sa tuwing nakikita niya si Kalay. Siyempre ang haba ng hair ko. Dumating pa nga sa punto na palaging mainit ulo niya. Pero sabi ko sa kanya, ako tubig, ikaw apoy. Ako na lang mag-a-adjust sa'yo palagi. Wala namang mahirap pag talaga mahal mong isang tao. Pero ang hindi alam ni Jazz, ang kanyang nililigawan, Vice Mayor pala. Nagulat din. Sabi ko, siyempre, hindi ka ordinaryong tao. Bakit ka pumato din sa akin? Wala sa posisyon, kundi yung laman ng puso. I love him so much. Matantya ni Vice kung itutuloy pa ni Jazz ang panunuyo sa kanya, inimbitahan niya ito na pumunta sa kanyang oath-taking nito lang June 25. Sinubukan ko lang kung tagang mahal niya ako, sasamahan niya ako. Sisipot kaya si Jazz? Wala akong sinabi na pupunta ako, sa pumunta ako ron para sa kanya rin. Pakita ko sa kanya na suporta ako sa kanya. Pero nakita ko siya, na-blush ako. Ganyan ang estado ng trabaho niya. Vice Mayor siya, sa dami niyang stress. Nagagawa pa rin namin maging masaya. Ano lang yung time na ibibigay mo sa akin, sige, pakasaya ko na sa oras na yun. Dahil dito, nito lang June 30, si Jazz at ang opisyal ng bayan ng Alimojan naging opisyal ng magkarelasyon. Sabi sa kanya na kami na lang as daddy. Yun na lang tawagan natin para romantic at sweet. Sabi ko, awkward naman. Sabi ko, tatawagin mo ko mami. Tapos dalawa tayo may kalawit. Tuwing kumakain kami, inimahimayan niya ko ng ulam. Sa tanging buhay ko, hindi ko nakaranas ng gano'n. Sa kanya lang. Napapawi yung pagod ko. Yung makita ko lang siya, yung makasama ko lang siya, happy na ako. Gayunpaman, may ibang hindi pabor sa pagbabalandra nila ng kanilang relasyon. Congrats! Isa na namang kabaro natin ang umahon sa kahirapan.
Public figure ka po. Sana lang private mo na lang mga ganitong event sa buhay mo. Seryoso ang lalaki? Pera lang yan. Offended ako. Kasi yung iba judgmental. Sabi ko, Daddy, ganun talaga. Kailangan maging matatag lang tayo sa isa't isa. Yung connotation ng tao, pag may relasyon ang isang LGBTQI gaya namin sa isang lalaki, pipirahan yan, gagamitin yan. Hindi naman siguro lahat ng tao. Pero alam ng Panginoon Diyos na di ako ganun tao. Sama mo maging masaya sa taong kasama mo ngayon? Hindi pera ang kaligayahan ng tao para sa akin. Ibang-iba siya sa lahat. And I am very, very proud of my partner kasi he is not a gold digger. Na-explain ko naman sa kanya na maayos. Sabi ko, may sarili-sarili na tayong buhay, may pamilya ka na rin dyan. Sabi ko nga sa kanya, hindi na ako pasensya. Bumbum puso. Kasi nawalan din ako ng trabaho, halos ilang buwan. Tapos, ngayon lang uli ako nakabalik sa trabaho, na-stress pa ako, dami ko rin nadaanan sa buhay, na mga masasama din. Pero ngayon, nakarecover na ako. Hindi naman ako tumataligot bilang ama. Plano na rin daw ni Jazz na ipakilala si Vice sa kanyang pamilya. Kaya dinalaw na rin nila ang puntod ng mga magulang ni Kalay. Nanay, tatay, we are here today with just paying for the respect. Our relationships. May you continue to bless us. And Lord, guide us every day. Sana po, maligaya kayo na makita ako sa piling ng isang tao na mamahal sa akin. Ang bahala sa kanila tayo. May maging mag-alala. Ang bahala sa kanila. Nito lang Biyernes, isinagawa ang inaugurasyon sa mga bagong halal na opisyal ng Bayan ng Alimodyan. At kabilang dito si Vice Mayor Kalay. Kasiya naman. Congratulations. Takay niya special guest, Mr. Justin Ishii. Pero ang hindi alam ni Vice, may naghihintay sa kanyang sorpresa. Ang guidelines, ang DILG kung ano yung do's and don'ts in social media posting. Wala siyang masyadong nalabag doon kasi nga pinost naman niya yun sa private space niya. So kung mga private matters yung ipopost nila, doon lang sa friends nila para hindi sila nababasya. I assure the people that my sincerity in public service will not deter sa personal ko na feeling yung dream ko ay hindi sagabal. Inuuna ko lagi yung obligasyon ko at responsibilidad sa bayan bago ko bigyan ng pansin ang personal ko. Daddy, napapasalamat ako sa poong may kapal na dumating ka sa buhay. Ito na siguro ang taong maging kasama ko habang buhay. Paglalaban ko kung ano lang yung tama. Hindi ako aso sa'yo. Kung talaga magkasama kami habang buhay, mas maganda. Hanggat nabubuhay ako dito sa mundo, hanggat mahal niya ako, nagkakasundo kami. Thank you so much. I love you. Yun lang araw-araw kong gagawin sa kanya. Hindi ako magsasawa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.